Chapter 13. Kanina pa hindi makapag-focus si Kiel sa trabaho dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. Hindi pa rin niya maalis sa isipan ang ginawa niyang paghalik kay Queenie. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga katok mula sa labas ng opisina niya. Agad naman niya itong pinapasok at sigurado siyang ang tauhan niya ito. Good morning, sir! Agad na bati nito pagpasok pa lamang ng pinto. Good morning! Please sit down. Kamusta ang pinaiimbestiga ko? Tanong niya. Ito ang nakalap kong impormasyon tungkol kay Queenie Stellar. Sagot nito at agad na iniabot sa kanya ang envelope na naglalaman ng confidential records ni Queenie. Binuksan niya kaagad ang envelope at inilabas ang mga nasa loob. Lumantad sa kanya ang mga papel na naglalaman ng impormasyon at ilang mga litrato. Ang magandang ginang na nasa larawan ay si Quincy Stellar, ang ina ni Queenie. Ang lalaki naman ay si Aaron Stellar, ang nakakatanda nitong kapatid. Pinakatitigan niyang mabuti ang mukha sa litrato. Nakita na niya ang lalaking yun. Ito yung lalaking nakita niya sa restaurant na inakala niyang karelasyon ni Queenie. Kung ganon ay nagkamali siya ng akala. Para siyang nakahinga ng maluwag nang malamang kapatid pala ito ni Queenie. Lihim na nagdiwang ang puso niya pero mas nakaagaw ng pansin nito ang litrato ng ginang. Nang dumako ang tingin niya sa litrato ng ina ni Queenie na si Quincy, ay parang pamilyar ang mukha nito. Parang nakita na niya ito noon. Siya ang asawa ng isang tanyag na doktor na si Dr. Fred Stellar, ang nagpatayo ng Stellar Medical Center, isa sa pinakamalaking hospital dito sa Makati. Pumanaw na ang doktor na yan kaya ang nagmamanage ng hospital na yun ngayon ay ang panganay na anak nilang si Aaron Stellar. Mahabang paliwanag ng investigador sa kanya. Napagalaman ko din po na may history ng leukemia si Queenie at matagal siyang nagpagamot sa hospital na yan. At sigurado ako sir na alam niyo ang hospital na yan dahil dyan din isinugod ang asawa niyong si Elaine nung maaksidente ito. Kasalukuyang nagpapagamot si Queenie Stellar sa naturang hospital na yon nang maging pasyente si Elaine doon. At kung natatandaan niyo din, doon din ang nangyaring pagsabog ng sinasakyan ng mga magulang ni Elaine noon. Kaya nagkaroon ng temporary closure ang hospital pagkatapos ng nangyaring pagsabog. Nagulat siya sa mga natuklasan. Kung ganun ay pag-aari pala ng mga Stellar ang hospital na yon. Subalit nagtataka siya dahil ang sabi ng investigador niya ay leukemia patient dati si Queenie. Pero based sa nakikita niya ngayon ay parang wala itong history ng leukemia. So what happened to Queenie after she was diagnosed with leukemia? Nagtatakang tanong niya. Ayon sa pag-iimbestiga ko, dinala si Queenie sa ibang bansa at doon ipinagamot. At doon na rin ito nag-aral ng makeup specialist nito. Pero how come na in a very short period of time na overcome niya ang leukemia at nakapag-specialize na siya? Nakakuha ka ba ng record sa hospital kung gaano kalala ang kalagayan ni Queenie nung nasa hospital siya? Wala na po sir, masyadong confidential yun. At ang sabi pa ng kausap ko sa loob, wala nang record si Queenie doon. At iyon din ang ipinagtataka ko kung bakit binura ito mismo ng may-ari ng hospital. Pero ang sabi ng doktor na nakausap ko ay nasa critical stage na daw nun si Queenie. Lalo siyang naguluhan sa mga natuklasan. Pakiramdam niya ay may isang napakalaking puzzle sa mga nangyari. Nangunot pa ang noo niya nang makita ang picture ng dalawang bata na sa palagay niya ay kaedad lang ni Kurt. At sino naman ang mga to? Ayon sa record ng NSO, anak na kambal sila ni Mr. Aaron Stellar. At ang ina nilang si Quincy nang nag-aalaga sa mga to nang mabiyudo na si Aaron. Tumatango na lamang siya sa mga sinabi nito pero parang hindi siya kumbinsido. Pinakatitigan pa niya ang dalawang bata na magkamukhang magkamukha. Samantala, kanina pa nilalaro ni Queenie ang hawak-hawak niyang ballpen habang malalim na nag-iisip. Iniisip niya ang susunod niyang mga plano. Napukaw ang atensyon niya nang magring ang telepono sa table niya. Yes, papasukin mo. Si Kim ang tumawag at pinaalam sa kanya ang pagdating ng private investigator niya. Good morning po. Magalang na bati nito sa kanya. Yes, good morning.
Nahuli niyo na ba yung taong nag-hit and run sa akin? Mariin na wika niya. Sa totoo lang ay may ilang linggo na ang nakakalipas magmula ng huli niyang nakausap ang investigator niya. Nakatunog daw ang suspect kaya natakasan sila at lumipat na naman ng ibang lokasyon. Well, yes, Mrs. Teller, nahuli na namin siya. Mabuti na lang at nahuli na namin ito bago pa ito makahingi ng tulong sa iba. Wala itong ideya kung sino ang nagpapahanap sa kanya dahil sa dami ng nagawa na nitong krimen ay pinaghahanap din ito ng mga kapulisan. Wika nito sa kanya. Kung ganun, nalaman niyo ba kung sino ang nagpautos sa kanya na sagasaan ako? Madiin na wika niya habang nakakuyom ang maliit niyang kamao. Oo, walang iba kundi si Carmilla at Rita Ravendale. Sila ang nag-utos na i-hit and run ka. Wika nito. Halos mapilay ang kamao niya pagkarinig niya sa mga sinabi ng investigator niya. Totoo nga ang kutob niya. Kagagawa ng mga ito ang pagkabangga niya. At may isa pa itong pinagtapat na mas nakakagulat. Wika nitong muli na medyo binitin pa ang sasabihin. Mataman naman siyang tumingin dito. Ang sabi pa niya, siya din ang inutusan ni Carmilla na magsabotahe para tumagas ang gas na sinasakyan ng mga magulang mo. At pinasabog kaya binawian ng buhay ang mga to. Dagdag na wika nito na nagpabingin ng tuluyan sa kanya. Parang isang bombang sumabog ang balitang narinig niya mula sa investigator niya. Hindi niya inaasahan na sa oras na yon ay malalaman din niya ang salarin sa nangyaring pagsabog. Sa sobrang galit na nararamdaman niya, ay hindi na niya napigilan pa ang mga luhang masaganang nagpatakan sa mga mata niya. Labis-labis ang sakit at galit na nararamdaman niya ngayon. Lumabas ka na muna. Tatawagan na lang kita uli. Gusto ko munang mapag-isa. Garalgal na wika niya at pilit na pinatitigas ang tinig habang patuloy sa pag-agos ang mga luha niya. Sige ma'am, kakala po kami ng mas matibay na ebidensya para formal na makasuhan ng mga salarin. Huwag ka mag-alala, Mrs. Teller. Gagawin namin ang lahat para makahanap ng matibay na ebidensya at mabulok sila sa kulungan. Wika naman ito sa kanya bago tuluyang lumabas ng opisina niya. Pagkalabas nito ay saka siya nagsisisigaw at itinapon ang lahat ng mga gamit na nasa ibabaw ng lamesa niya. Nagliparan ang mga papel at nabasag din ang ilang mga kagamitan na nandoon. Patuloy siya sa pagwawala at pag-iyak. Wala siyang pakialam kung marinig siya ni Kim at sa iba pang mga tauhan nito na nasa labas lang ng opisina niya. Ang gusto lang niya ay mailabas ang puot at galit na nararamdaman niya. Pati na rin ang sakit ng pagkawala ng mga magulang niya. Queenie! Anong nangyari, Queenie? Pagtawag ni Kim sa kanya nang makapasok ito sa loob. Pilit pa siyang pinapatayo dahil nasa sahig siya habang humahagulgul pa din. Agad siyang tumayo at mabilis na kumilos. Agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan niya habang si Kim naman ay natatarantang sinusundan lang siya ng tingin. Queenie, ano bang binabalak mo? Hindi ka pwedeng sumugo doon. Huwag kang magpadala sa galit mo. Masasayang ang lahat ng pinaghirapan mo kapag nagpadalos-dalos ka. Habol pang wika ni Kim sa kanya. Subalit tuluyan na nga siyang nakalabas at tinatakbo na ngayon ang patungo sa elevator. Nakita pa niyang humahabol si Kim para pigilan siya pero huli na ito dahil nagsara na ang pinto ng elevator. Alam ni Kim ang plano niyang paghihigante at ito na rin ang katuwang niya sa mga ibang plano pa niya. Puno pa rin ng galit ang puso niya. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Natagpuan na lang ni Queenie ang sarili na nasa isang mamahalin at sosyal na club kung saan mga mayayaman at mga business tycoon lang ang mga kayang pumunta roon. Inabot siya ng dilema at kung saan-saan na rin siya nakarating kanina. Give me more shot. Utos niya sa bartender na nasa harap niya. Nakaupo siya sa bar stool at nakapwesto sa harapan ng counter bar. Medyo hilo na rin siya pero wala pa rin siyang balak na huminto sa pag-inom. Gusto niya na munang makalimot. Kalimutan ang lahat ng sakit, ang pangungulila at ang nakakalunod na kalungkutan. Hi, wala ka bang kasama? Pwede bang umupo dito sa tabi mo? Wika ng isang matipunong lalaki at tumabi sa kanya.
Nangungunot noon niya itong tinitigan. Nakaupo ka na eh. Pagbabawalan pa ba kita? Isa pa, di ko naman pag-aari ang bar na to. Papiloso po niyang saad, sabay ira pa tungga ng mamahalin niyang inumin. Bahagya pa siyang napapikit pagkatapos niyang maramdaman ang pagguhit ng alak sa lalamunan niya. Wow! I like you ha! Very prank! Wika ng lalaki sa tabi niya habang namamangha dahil sa sinabi niya. By the way, I'm Brian. Pagpapakilala nito sa kanya sabay lahad ng palad. Tinignan naman niya ang palad nito at saka umakyat ng tingin sa gwapong mukha ng lalaki. Hindi naman pahuhuli ang mukha nito pagdating sa kagwapuhan kung pag-uusapan lang din yon. Nakangiti ang magaganda nitong mga mata sa kanya. Hi Brian, I'm Bree. Nice to meet you. Wikang pagpapakilala niya dito at tinanggap ang nakalahad nitong palad para makipagkamay. Is that your real name? Nagdududa nitong tanong sa kanya habang nakangisi. Halatang hindi naniniwala sa sinabi niyang pangalan niya. Is that your real name as well? Balik tanong niya dito. Napahalakhak naman ito. Namangha na para bang nakahanap ng katapat. You don't believe me? Ganun na ba ako kasinungaling sa unang tingin? Biro nito sa kanya. No, pero sa galawan mo, alam ko na ang mga tipo mo. Sigurado akong marami ka nang napaniwala sa Brian mong pangalan. Baka nga hindi na mabilang eh. Diretsahan yung wika na lalong nagpahagalpak ng tawa sa lalaki. I think wala na talaga akong lusot. So ilan na rin ba ang lalaking napaniwala mo sa pangalang Bree kung sakali? Balik rin itong tanong sa kanya. Tumungga na muna siya uli bago nagsalita. Well, ikaw pa lang sana. Kaso, di ka rin naniniwala kaya bokya na kagad. Seryosong saad niya pero may halong biro sa tinig niya. Oh, I see. Okay. Wika nito habang natatawa. Humingi pa ito ng inumin sa bartender at saka rin uminom. So, Bree, what do you do? Bakit pala nandito ka? Hindi ba magagalit ang boyfriend mo na nagpupunta ka sa ganitong lugar? Sunod-sunod na tanong nito habang nakatitig ng Marien sa kanya. You know what? Why don't you ask me directly if I have a boyfriend? Kesa naman dinadaan-daan mo sa pasimple mong pagtatanong kung may magagalit ba? You're so funny. Yung style mo, pangkupong-kupong era pa. Pangbabara niya dito at bahagya pa niya itong ginisian. Nang lingunin niya ito ay nabigla siya sa paraan ng pagtitig nito para bang napakaraming gustong malaman nito sa kanya. You're a very interesting lady and I like you. Diretsa at seryoso nitong wika sa kanya habang titig na titig pa rin. I'm sorry, but I don't like you. Diretsahan din niyang sagot. Hindi mo talaga pinag-isipan? Busted na pala kaagad ako. Biro nito habang tumatawa pa. Tumagal pa ang usapan nila ni Brian at masaya itong kausap pero may sense of humor naman. Alam niyang matalino din ito dahil bawat lumalabas na salita sa bibig nito ay may mga sense. Hindi na rin siya nagpakalasing pa. She needs to control the amount of alcohol she intakes. Lalo na at kasama niya ang estrangherong ito. Samantala, pagkaalis ng tauhan ni Kiel ay hindi na matahimik ang isipan niya. Para siyang naghahanap ng karayom sa bunto ng mga dayami. Dahil sa mga nalaman at natuklasan niya, hanggang ngayon iniisip pa rin niya ang malaking palaisipan tungkol kay Queenie. Ang pagkakaroon nito ng sakit at kung paano ito naka-overcome sa sakit nito ng ganoon kaikling panahon. Ang pagkawala ng record nito sa mismong hospital na pag-aari nila. Ang sabi ng investigador ay noong araw na namatay si Elaine ay iyon din ang araw ng pag-alis ni Queenie Stellar sa hospital na yon. Ang isa pang gumugulo sa isipan niya ay ang pamilyar na mukha ni Quincy, lalong-lalo na ang mukha ng kambal na anak ni Aaron. Iba ang pakiramdam niya kanina habang tinititigan ang litrato ng dalawang bata. Sir, here's your order. Wika ng waitress sa kanya at inilapag na ang in-order niyang isang mamahaling alak. Thank you. Malamig na wika niya dito.
Kararating lang niya sa isang club at nais niya munang mag-relax dahil para bang sasabog ang utak niya sa kaiisip. Pumuesto siya sa medyo may kadilimang pwesto na yon. Mataman lang siyang nakatitig sa mga babaeng sumasayaw sa ibabaw ng stage. Hindi naman ganun kalalaswa ang suot ng mga ito dahil mga performer pa lang ang mga ito. Pero alam niyang nagkakaroon ng live show sa naturang bar kapag sumasapit na ang madaling araw. Maya-maya'y napansin niya ang isang napakapamilyar na bulto. Hindi siya pwedeng magkamali sa nakikita niya. Kilalang kilala niya ang babaeng nasa counter bar na nakaupo habang may kausap na isang lalaki. At sa tansya niya ay kaedad niya lang ang lalaking yun. At sigurado siyang isa rin ito sa mga taong may sinasabi sa buhay. Gusto niyang lapitan ng babae pero nagkasya na lang siyang titigan ito mula sa kinaroroonan niya. Nawala na ang atensyon niya sa mga babaeng sumasayaw sa entablado doon. Mula nang makita niya ang babaeng iyon. May kalahating oras na rin niya itong pinagmamasdan habang sigi ito sa paghingi ng inumin sa bartender at habang masayang nakikipag-usap sa lalaking kausap nito. Para namang may biglang kumudlit sa puso niya habang nakikitang nakangiti si Queenie sa ibang lalaki. Pero wala pa rin siyang lakas ng loob para lapitan ito. Isa pa ay wala naman siyang karapatan para pigilin ito sa pag-iinom, lalo na ang kagustuhan niyang palayasin ng lalaki sa tabi nito. Sige lang ang tungga niya sa alak habang mariin at binabantayan niya ang bawat kilos ni Queenie at ng lalaking kausap nito. Alam niyang malabong makita siya ni Queenie sa kinaroroonan niya dahil nasa tago at malayo ang pwesto niya sa mga ito. Hi handsome, do you want me to join you? Nakita kasi kita kanina ka pa mag-isa. Malanding wika ng isang babae na nagpalingon naman sa kanya. Nakita niya ang itsura nitong punong-puno ng makeup at sigurado siyang hindi niya makikilala ito kung sakaling aalisin nito ang makapal na makeup nito. No thanks. May hinihintay lang ako. Sige, gwapo. Kapag nagbagong isip mo ha, tawagin mo lang ako doon sa malapit na counter. Bye! Malandi pa rin itong pahabol bago tuluyang lumayo. Pagbalik niya ng tingin kay Queenie ay bigla siyang napatayo nang makitang wala na doon ang lalaki at si Queenie. Nagpalinga-linga pa siya at sinubukan pang hanapin ang mga ito sa gitna ng mga taong nagsasayawan. Pero nabigo lang siya. Muli niyang inilibot ang paningin niya at nahagip ng mga mata niya ang pamilyar na figura ni Queenie na papalabas ng bar na yon. Dali-dali siyang sumunod. Wala na din siyang pakialam kung may mga mababangga siya. Ang importante sa kanya ngayon ay ang masundan si Queenie. Alam niyang medyo marami na itong nainom kanina at wala siyang tiwala sa lalaking kasama nito. Nakita niyang patungo sa parking lot ang dalawa. Nakita pa niyang medyo mabagal naman ang paglalakad ni Queenie habang nakaalalay naman ang lalaking kasama nito. Nakita pa niyang pinapasakay ng lalaki si Queenie nang bigla niya itong pigilan. Hey! Stop! Pigil niya. Napahinto naman ito at biglang napalingon sa kanya.